gusto ko lang ipakita sa inyo ito, mga kalalabs. Yeah, it's Jesus' birthday today. Birthday ng dalaga natin. She is now 18 years old. Ayan, may dalaga na tayo. Lumalaki na sila, tumatanda naman na tayo. So, ayon, birthday ni Jesse, may dalaga na tayo, 18 years old na si Jesse. I'm repeating the story. Two times. Three times already. So, ayon, tinatawanan ako ng asawa ko dito na nagbablog. Tapos, ano ba yung sinasabi pa nila? Ayon, dumating yung cake kanina, dala ng kaibigan niya. Tapos, before 2 days, tinanong ko siya kung anong balak niya. Sabi niya ay wala. Pero ang balak pala nila ay magkakainan sa labas. 5 lang naman sila. Ayon, mga kaibigan niya, tapos kasama din si yung panganay, bodyguard. Ayon, so sana'y mag-enjoy sila. Tignan niyo ang difference pag mga malalaki na sila. Noon, nung mga bata pa sila, siyempre may pabalon-balon, may ano, pero ngayong malaki na sila, sila na ang nagde-decision sa sarili nila. Kuha niyo yun, mga kalalab. So, malalaki na sila. Yung panganay ko, magti 28 na rin, si Jesse 18, tapos ito si Bunso. How old are you, will be? You will be 12. Ah, si Bunso 12 na. So, ayun, dapat i-treasure natin or pahalagahan or enjoyin natin yung mga kabataan ng mga anak natin. Dahil once na lumaki na sila, may sarili na silang mundo. Kuha nyo yun. Kaya itong si Bunso ko, mag-12 na, ini-enjoy pa namin yung pa-baby niya. Kung minsan tumatabi pa sa amin, kuha nyo yun, mga kalalabs. Lumalaki na ang mga bata, tumatanda naman na tayo. So ayun, yun nga, dapat enjoyin natin yung mga kabataan nila, dahil once na sila'y nasa edad na, yung bang may mga desisyon sila lang ang gumagawa. May mga ginagawa sila lang ang pwedeng mag-desisyon. Kuha nyo yun. So, ganun pala yun. Hindi kaya noon ng mga bata sila na ikaw pa ang pipili ng mga isusuot nila. Meron diyang ikaw pa ang magpipili ng suot nilang sapatos, suot nilang damit. Kuha nyo yun. So, ayun. So, walang ganap na mangyayari today. So, press ko ang katawan ni Lola. At least, naka-skip ako sa trabahong bahay. Kuha niyo yun. So, ayun. So, ayun. Ito yung cake natin. Yan. Dumating sila kagabi. Put it there. I'm coming. So, ayun. Dito tayo sa kwarto. Yan ang itsura natin pag bagong gising. So, ayun. Sabi nga ni Jesse kanina. Actually, kagabi, dumating sila. Ano na? 4 o'clock na. Hindi ko na sila nakita. Tapos, paglabas ko nga sa kusina. Pagpunta ko sa kusina, yun ang nakita ko. Half na lang yung cake. So, ayun, nag-slice tayo para kumain. Masarap yung cake. Tapos, ang kwento nga niya, nag-enjoy daw sila. Bali, 5 lang naman sila. So, ayun, yun ang mumunting celebration ng dalaga natin. May dalaga na tayo. Tapos, sabi pa niya sa akin, uminom daw siya ng wine. Sabi ko naman, okay.
diba? So ayun, so balik na naman tayo sa salas para magputingting, magumpisa na ang trabahong bahay for today. And at the same time, inaantay natin si Daddy dahil maaga siyang darating today. Tapos nag-order ako ng mga pagkaing kambing. Dahil nga last week, puros mabibigat ang kinain natin. So, mag-vegetables naman tayo the whole week. Pagkaing kambing. So, siguradong mapupuno yung kusina ng ano, mga pagkaing kambing. Tingnan natin. So, antayin muna si Daddy. Tapos, ayun. Yan ang dala ni Daddy today. Sabi niya, what do you want for today? Sabi niya. Ayan, yan ang order ko. Puros mga pagkaing kambing. Yan ang masusustansyang pagkain ng kambing. Ito is peanuts. Tapos ito yung sele para sa munggo. Tapos ito yung hinbe, yung gustong-gusto ko. Ayan. Tapos ito meron pa akong spinach dyan. Ayan, tapos na siya. Nahugasan na natin. Tapos itong mga bata, may gusto chicken ang sahog, may meat ang sahog, ang aarte nila. Sabi ko, huwag ko na lang ano, lagyan ng karne or ano, chicken. Ang aarte nyo, sabi ko sa kanila. Nag-aaway sila. Sabi nung isa, chicken. Ang isa, hog daw. Sabi nung isa, mincemeat. Kuha nyo yon. Sabi ko nga sa kanila, pasalamat nga kayo at may chicken at saka may meat na nakikita kayo. Sabi ko, ganun na naman. Nagdadadadada na naman si Lola. Nung mga bata pa kami, minsan lang sa isang taon kami nakakita ng chicken, sabi ko. So ayan, ewan ko kung anong isasahog ko. Yun siguro, chicken. Islicein ko, tapos igisa ko, that's it. Yeah, makakaraos na naman ang isang araw namin. So yan, marami yan, pero isang kasirola lang yan. Kukunti yan, pag naluto. So, let's get started. Yun, pagkatapos namin kumain, yun yung ano, kunting nagpahinga kami dito ng tiyan. Tapos yun, yun yung kunting lambingan namin ni Bunso. Shout out time mga kalalabs, tingnan nyo nagulo yung buhok ko. Ayun. Shout out time, Sunflower Kitchen, Juan Sutnes, Mrs. Wola, Jim Jean Channel, at Kolpo TV. So, kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog, mga kalalabs. Babus!